mo pinapasa ng iyong krus araw-araw? Magandang buhay, ginigiliw kong kapanalig. Kamusta po kayo? Ano bang nagpapaganda sa buhay mo? Ano nagbibigay inspirasyon sa iyo upang bumangon at harapin ang bagong araw? Harinawang ang pananampalataya mo sa dakilang pag-ibig sa iyo ng Diyos, ang pagmamahal mo sa pamilya at ang misyong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng push upang harapin ang bagong araw ng may lubos na pag-asa at pagtitiwala. Kapag natutunan nating pasanin ang pang-araw-araw nating krus sa buhay ng may pagmamahal, magiging magaan at makabuluhan ang pagpasan natin ito. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang mga lituntuning inihain ng Panginoong Hesus sa mga nagnanais sumunod sa Kanya sa mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw. Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito, at ang mawawalan nito alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito. Ano ang pakinabang ng tao? Tubuin man niya ang buong daigdig at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapanalig. Ako po si Sister Lucia Olalia ng Sisters of Jesus Good Shepherd Pastorele. Lahat ng mga naniniwala o sumasampalataya kay Jesus ay gustong sumunod sa kanyang yapak. Kabilang ka ba sa gustong sumunod sa kanya? Tuwirang sinasabi ni Jesus sa mga gustong sumunod sa kanya, nalimutin ang ukol sa sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa kanya. Hindi ipinangako ni Jesus ang buhay na walang pagsubok. Bagkus, ang kanyang sinabi ay, lumapit tayo sa kanya, tayong nabibigatan, at tutulungan niya tayong magpasan ng ating mga pasanin sa buhay. Mga kapanalig, huwag pasaning mag-isa ang mabigat na dalahin sa buhay. Lumapit tayo kay Jesus upang tayo'y tulungan niya. Magiging daan ito ng ating kabanalan at kaligtasan, hindi lamang pansarili, kundi gayon din ng ibang higit na nangangailangan ng kanyang awa. Alalahanin natin na wala namang buhay na walang pagsubok. Madalas nga dahil sa mga pagsubok, nagiging mas malapit tayo sa Diyos. Dahil sa Kanya tayo kumakapit kapag pinanghihinaan ng loob, dulot ng problema sa buhay. May kasabihan din na kung tatakasan natin ang ating krus, hahabol ito sa atin. Pero kung yayakapin natin ang ating krus, ito ang kakarga sa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sa halip ay tignan natin ang bawat krus na isang hamon o paanyaya upang lalo tayong mapalapit sa Diyos. Matatapos din ito tulad ng pandemic na ating nararanasan sa kasalukuyan. Alalahanin din natin na kapag ang dim ay sukdulan na, malapit na
ang bukang limoyway. Kumapit ng mahigpit sa Diyos. Malay natin, malay mo, bukas o makalawa, makita na natin ang liwanag. Fight lang! Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video nito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video nito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Asa niyo pong lahat na masugid na sumusubaybay ng programang ito, lalo na ang labis na naapektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at iba pang sakit, at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa mga non-medical frontliners. Asahan po ninyong na patuloy namin ipinagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pag-ibig ng Diyos na buhay, ating panaligan, ng mga hamong dulot ng pandemya'y ating makayanan. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Celebrating the Pauline family, Year of the Word of God.
from November 26, 2020 to November 26, 2021 with a theme, That the Lord's Message May Spread Quickly.